Kumusta mga Brad? Pag-usapan natin paano kung si Xi Jinping na presidente ng China ay bigla na lang madeds. Kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang presidente ng People's Republic of China na si Xi Jinping ay kinikilala bilang isa sa pinakamakapangyariang politiko sa buong mundo. Ang values political stability ng China sa global stage ay lalo pang lumalakas. Pero ang tanong, paano kung si Xi Jinping na presidente ng China ay bigla na lang madeds? Anong mangyari ngayon sa political stability ng China? Si Xi Jinping ay kasalukuyang General Secretary ng CCP o Communist Party of China mula pa noong taong 2012. Siya ang pampitong presidente ng People's Republic of China. Tinitingnan siya bilang most authoritarian leader sa China na sumunod sa yapak ni Mao Zedong, na kung saan hindi komportable ang West sa ganitong klase ng leadership. Ang China media ay in-announce na ang Communist Party Central Committee ay ina-adapt lahat ng naiisip at minumungkahi ni Xi Jinping, na kalaunan ay nagiging bahagi ng konstitusyon ng Partidong Komunista ng China. Kumbaga, yung political philosophy ni Xi Jinping ay itinuturing bilang New Era. To cut the long story short, siyang tinagurian ngayong nasa likod ng pagiging moderno ng China, na alam naman natin ito ang nagdala sa China para maging global economic superpower ito. Kaya kapag si Xi Jinping ay na deadballs, eh sobrang mahirapan talagang domestic politics ng China. Lahat ng mga mamamayan dito eh siguradong maapektuhan ng sobra, at marami talagang iiyak, tulad sa North Korea kung si Kim Jong-un naman ang madeds, kung napanood yung ginawa kong video noon. Ang termino ni Xi Jinping ay nakatakdang magtapos sa taong 2022. Gayunpaman, hindi pa niya pinapangalanan kung sino ang kanyang magiging kapalit kung sakali. Pero malaki rin ang tsansa na manatili pa rin si Xi Jinping sa posisyon sa pangatlong termino, dahil mukha namang walang nag-aangad sa kanyang partido na pumalit sa kanya sa kapangyarihan. Pero kapag si Xi Jinping ay na-deads, ang one-party country ay mawawala ng malakas na leader, lalo na't ang China ay mas pinagtutuunan ng pansin ng pagiging matatag na bansa nito, at ito talaga ang gustong iportray ng China sa international community bukod sa pagiging malakas nito. Kaya magiging malaki talagang kawalan si Xi Jinping sa China pag na-deads na ito. At ito pa, sa China ay merong tinatawag na Politburo Standing Committee o PSC. Ito yung official na kinikilala bilang Standing Committee of the Central Political Bureau of the Communist Party of China. Ito yung komite na binubuo ng top leadership ng Chinese Communist Party. Sa kasalukuyan, ang komite na ito ay binubuo ng 7 miyembro ng mga leaders, at kabilang nga sa 7 miyembro na ito ay si Xi Jinping na General Secretary. So itong 7 members na ito, sila yung kinikilalang utak na nagpapatakbo ng China ngayon. Binansagan nga ang 7 miyembro na ito bilang China 7. Gayunpaman, sa 7 ito, kay Xi Jinping na-concentrate ang kapangyarihan na meron ng China ngayon, at sa mga kamay niya nakasalali ang desisyon ng lalong pagpapalakas ng kanilang sandatahan. Ibig sabihin, kung si Xi Jinping ay madeds, ang 6 na miyembro ay mapipilitan talaga mag-step up hanggang sa may mahalal na kapalit na bagong presidente ng People's Republic of China. Bagamat merong vice president ang China, at ito nga si Wang Qishan na posibleng pumalit kay Xi Jinping, eh ang problema, hindi naman ito magkakaroon ng kapangyarihan na katulad ng kay Xi Jinping. Ito ay dahil si Wang Qishan ay hindi miyembro ng komite na binubuo ng top leadership ng Communist Party. Ang Communist Party kasi ay kailangan magpakita na pang-front na leadership na matibay, matatag at united. Ito ay para maiwasan ang anumang tangkang rebellion mula sa mamamayan ng China. Ang magiging impact naman globally kung si Xi Jinping ay madededs, eh malamang ang China ay medyo hihina
sa listahan ng 4 na bansa na itinuturing na global superpowers na kinabibilangan ng United States, European Union, Russia at China. Sa ngayon, ang EU o European Union ay hindi ganun katatag. Kahit ang Amerika dahil sa level ng nagaganap na domestic, social and international tension dito. Tanging ang China lang ang kasalukuyang matatag at matibay sa 4 na global superpowers. Pero ang Russia, sakto lang naman. Hindi lang naman kasi sa military power ang pinag-usapan natin dito. Kundi, yung tatag ng ekonomiya. Alam nyo ba na ang isang bagay lang na nagkakaparehas ang China at Russia, kung papaano nila napaunlad ang sarili nilang bansa, hindi sila gumamit ng Western values. Kumbaga, hindi nila inadapt ang diskarte at sistema ng West. Kaya kung si Xi Jinping ay madeds, may tendency na ang Russia na ang maunguna sa 4 na global superpowers. Siyempre, malaki rin ang magiging epekto sa North Korea kung sakaling madeds itong si Xi Jinping. Lalo na't ang China lamang ang inaasahang kaalyado ng North Korea ngayon. Siyempre, kung wala ang impluensya at response ng China sa kanila, medyo mahirapan nga talaga si Kim Jong-un. Ang China ay kinikilalang number one trading partner ng North Korea. Kaya kapag nangyari na madead si Xi Jinping, malaki ang chance na lalong bumagsak ang ekonomiya ng North Korea. Kasi alam nyo ba kung meron mang dahilan kung bakit gigil na gigil ang North Korea sa South Korea, Japan at United States? Ito ay dahil sa impluensya ng China sa kanila mula nung sumiklab ang Korean War. Kung si Xi Jinping ay biglang madeads, sigurado magkakaroon na ng lakas ng loob ang mga opposition sa gobyerno na mag-aklas at pwede pa itong mauwi sa civil war. Katulad nung nangyari sa gobyerno ng Kumintang Party at Communist Party noon. Kaya nga diba napatalsik ang Kumintang at pinalitan ng CCP. Tapos ang Kumintang naman napadpad sa Taiwan. Kaya dito pinagpatuloy ng Kumintang ang gobyerno ng Republic of China o ROC. Habang ang buong China ay kinilala na bilang People's Republic of China na pinamunuan ng Communist Party. Kung napanood nyo yung video ko tungkol dyan.